dalawang opisyal na misyon ni U.S. Secretary of State John Kerry sa pagbisita niya rito sa Pilipinas. Ang pagpunta sa Tacloban para tingnan ang daloy ng tulong na ipinadala ng Amerika. At ikalawa, ang pagpapaigting pa ng relasyon at kooperasyon ng dalawang bansa sa aspeto ng seguridad at ekonomiya. Work through international law and for the claimants to stay united and to press international law as the means of resolving this. Mukhang atat na si U.S. Secretary of State John Kerry at mga kano na ibalik ang dating magandang samahan ng Amerika at Pilipinas. Ang tanong, tuluyan nga ba talagang babalik ang tropa ng mga Amerikano? Pero bago pa tuluyang mag-I shall return sa Pilipinas, ito mga kano, balikan natin para sa buong buwan ng Enero ang naging karanasan ng ating mga bayani sa kamay ng mga Amboys. Mga kapatid, it's welcome back Joe Month dito sa History. Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could be all over. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Simulan natin ang espesyal na serye na ito ng History sa kwento ng mamang ito na may monumento sa Tondo. Siya si Macario Sacay. Ang pangalang Macario Sacay ay hindi kasing sikat ng iba tulad sa ating kasaysayan. For example, Rizal o Bonifacio. No? At hindi rin ganun karami ang alam natin tungkol sa kanyang pagkatao kahit pa siya ay naging pangulo ng Republika ng Katagulugan. At ang chismis man noon, siya raw ay hindi bayani kundi bandido, lalo na para sa mga Amerikano. At hindi gaya ni Rizal at ni Bonifacio, ito lang ang nag-iisang estatwa ni Macario Sacay sa buong Pilipinas. Bago ang lahat, naglibot-libot ako at nagtanong, daho nga ba si Macario Sacay? Bakit nga ba naging bayani si Macario Sacay? Yung na-contribute niya, naibahagi niya sa ating bayan, kaya siguro naging bayani siya. Hindi ko alam, si Mayor Lim lamang nakakakuha niya. Sino ba Macario Sacay? Ang alam ko, siya yung bayanay natin dati. Dati, ngayon hindi na. Teka. Bago mga chismis, simulan muna natin sa konting background. Taga-Tondo siya, no, at apparently, ayon sa mga ibang accounts sa kanya, nagtrabaho siya tulad ng pagiging tagagawa ng kalesa, no, kalesa maker, nag-apprentice siya sa mga trabaho, naging sastre, tapos naging isang artista yata sa mga Moro-Moro. He was one of the original katipuneros. Ang pangalan na taguri na binigay sa kanya, Bingkul, na actually I think it's Pinakuluan dahil boiling eh. Dalawa lang yan. Bingkul o Pinakuluan si Sacay dahil mainitin ang ulo o dahil mainit ang damdamin para sa bayan. Kung tutuusin mga tol, ito lang ang alam natin na meron tayong litrato ni Macario Sacay sa ating kasaysayan. Ha? Kasama niya yung cabinet niya at mukha sila mga hippie nung 70s. Ito, sa kalawa, si Julian Montalan. Ito naman, si Francisco Carrion. Siyempre, si Sacay. Ito naman, si Leon Villafuerte at kamukha niya si Jun Sabayton. Yung mga nakatayo naman, ito si Benito Natividad at yun ay si Lucio De Vega. Yan ang cabinet ni Macario Sacay. Peace, man! Malas lang si Sacay at sinabatas na ang Brigandage Act of 1902. Kaya imbis na bayani, tinuring siyang bandido. Kahit sabihin mong ipinaglalaban mo ang kalayaan, ang taguri sa'yo ngayon ng pamahalang Amerikano ay kayo yung mga tulisan. Ipinagpapatuloy ang tikmaan ng Pilipinas laban sa Amerika. Yun naman pala eh. Sino man ang kumalaban sa mga kano, automatic na bandido.
Nung mabihag si Aguinaldo sa Palanan, Isabela, nung Marso 23, 1901, automatic na nag-take over si Miguel Malbar. Araw na nasumuko si Miguel Malbar, April 16, 1902, ayun din ang araw na itinatag ni Macario Sacay ang pamalahang di Tagalog Republic. Kaya ang pagbuhay na muli ni Macario Sacay ng Katipunan ay muling pagising na hindi lang sa mga sa Kilusan kundi sa Kilusan na maging malaya ang Pilipinas. Ako si Macario Sacay, Presidente at Generalissimo. Abay, pwede pa nga raw ituring na Pangulo ng Pilipinas itong si Macario. Ang una at ang natatanging long hair na Pangulo ng bansa kung nagkataon. Buo ang paninindigan ko na si Macario Sacay ay Pangulo din ng Pilipinas. Gusto niyang ibalik yung Andres Bonifacio concept ng isang bansa, no? May kaginhawaan, tunay na kalayaan, kabutihang loob, kapatiran. At Katagalugan, yung intention ng Republika ng Katagalugan ni Sacay nung panahon ng Amerikano ay pambansa. So, Pangulo siya at noon na dinedeclare niya na Republika ng Pilipinas. Kinikilala ng mga sundalo sa Cavite, Batangas at Laguna ang iyong pamumuno, Presidente Sacay. Mabuti kung gayon. Pero kung ang mga alagad ni Uncle Sam ang tatanungin, hindi raw Pangulo kundi Panggulo itong long hair na to. Pero teka nga muna, matanong nga natin, bakit nga ba long hair si Macario Sacay? At kaninong sapatos ba to? Sa itsurang to ni Sacay kasi hindi mo masisisi mga kano na tawagin siyang bandido. Paano? Payat, mahaba buhok, mga adik. Pero ano nga ba ang sinisimbolo ng haba ng buhok ni Sacay? Pero, mga kapatid, isa lang sigurado dyan. Hindi siya nagpariband. Shampoo lang yan. May larawan siya sa El Renacimiento. At yung larawan nila, ang lahat na mahaba ang buhok, ay pagtupad yun sa kanilang sumpa. Hanggat hindi napapatapon ang pamahalang Amerika sa Pilipinas, ay hindi sila magpuputol ng buhok. Bakit mahahaba ang buhok ninyo, General Sacay? Kung gaano kahaba ang aming buhok, ganun din kami katagal sa bundok. Ah, si Sacay ang original na hippie. Pero wait, may ibang chismis si Professor Shaw. Nagpapagupit daw si Sacay at ang kanyang tropa sa gubat nang biglang sumulpot ang mga sundalong kano. Pero pulasan sila takbuhan, no? At inabol sila ng mga kano. Pagkatago nila, doon sila nakalaban. Na doon naisip-isip ni Sacay, parang naging dahilan yata nung kanilang pagkahuli, muntik ng pagkahuli, yung pagpapagupit nila. Totoo man ang kwentong ito o hindi, isa lang ang sigurado. Atapang atao talaga itong si Macario Sacay. At, in fact, guerrilla warfare pa nga raw ang pinairal ng mga kabundukan ng Southern Tagalog. Isang malaking labalan, tapos takas, maliit na labalan, takas. Kasi ang objective parati ng guerrilla warfare ay yung maharas yung enemy. Although, syempre, ang objective talaga nila ng kanilang na grupo ay mapalis ang Amerikano sa bansa. Hindi lang mga Amerikano ang pinag-initan nila Sacay. Binuweltahan din nila ang mga Noypina bumalimbing sa mga kano. Kasi si Sacay, kapag ka ikaw ay maka-Amerikano, talagang yayariin ka talaga niyan. No? So, yun yung ano, ganun siya kahigpit kasi yung gusto niyang ipakitang disiplina, pagmamahal sa bayan, ganun siya ka-hardcore. Ang dami na rin kasi mga dating revolusyonaryo ang bumaligtad at naging opisyal pa ng American government. Ang naging definition ng mga Amerikano na sa Tulisan is yung nga, yung nangyari sa kanila na pumapatay sila. Actually, pinapatay nila mga collaborator. Ito ang kailangan natin parating malaman na, na lahat ng ginawa ng Amerikano sa pananakop ng Pilipinas ay ginawa nilang legal. Nagkabit sila parati ng batas doon para sabihin nila at papakita nila sa buong mundo, tama itong ginagawa namin kasi legally, no? Meron kami ebidensya na mali ang ginawa nila. Ang ending, nagmatigasan ang dalawang kampo. Ang strategy ng mga kano, divide and conquer. Ang ginawa ng Amerikano dito sa atin, hinati ang liping Pilipino eh. Ang ginawa nila sa mga mayayaman at mga may pinag-aralan, mga elite, co-opted nila. Pinangakuan nila ng domestic autonomy. But sa mga masa, sinegregate nila.
Nagpatupad sila ng mga malulupit na kautusan, yung reconcentration. Si Arthur MacArthur ay nag-issue ng isang decree na declaring the entire Philippines under martial law. Sa madaling sabi, pag makabayan ka, lagot ka. Pinagbawal ang pagdi-display ng mga revolusyonaryong bandila, ang pagbubuo ng mga makabayang organisasyon, at mayroong pang censorship, yung mga dyaryo, pinagbawal lahat ng paglalabas ng mga dyaryo na may pagpintas o pagpuna sa pamahalaang Amerika sa Pilipinas. Pero ang pwersa nila Sakay, eh, hindi pa rin daw nagtaas ng puting bandila. Kaya yung mga kano, nag-iba ng strategiya, kundi raw madaan sa santong paspasan, idaan sa santong dasalan. Sa tulong ni Dominador Gomez, isang sikat na labor leader, ikinasa nila ang isang matinding plano para mapasuko si Sakay. Binola nila si Macario. Kunwari daw, magkakaroon ng Philippine Assembly na bubuuhin ng mga Pinoy. Pangako ni Dominador Gomez, pagka bumaba ka Sakay, you will not only restore peace and order in our country, ang mangyayari pa dyan, hindi ka mabibitay kasi nga nagbalik loob ka sa pamahalaan. Ang tanong, kumagat naman kaya si Sakay? Nagpabola kaya siya sa mga kano? Naging kaakit-akit kasi kay Sakay yung konsepto ng Philippine Assembly. O yung magkakaroon ng mga mamumuno na mga Filipino rin. Dagdag mo pa dyan yung kondisyones na pagbaba ni Sakay at mga tropa niya, eh hindi raw sila huhulihin. Win-win situation, ika nga. Selfie muna with Sakay. Nakumbinsi si Sakay ngayon mag-sumuko. No? Kaya ang nangyari ngayon ay naging parang ano sa kanya, self-government, tapos kung magsusuko siya, ay magiging parang participant ka rin sila sa political ano. Kasi nag-ibala ang takbo ng paglaban sa independensya eh. Hindi na armed means eh, political means na eh. No? So, sumali siya. So, nung bumaba sila, tiwalang-tiwala sila, safe conduct pass yung dating ng kanilang ano, no, pangako, no, na parang pagbaba nyo ng bundok, hawak-hawak nila yung kanilang mga, yung mga armas nila, no, at yung mga ranggo nila. Hindi sila huhulihin. They will remain a group. So, si Sakay nung bumaba sa bundok yon, ano yun, no? Pinagpupugayan ng mga tao, no? Na lumabas yung mga tao, tinichir, wine-welcome sina Macario Sakay. Mabuhay si Macario Sakay! Instant celebrity ang tropang Sakay. Nagpa-party ang iba-ibang bayan. Pero makalipas ang ilang linggo, sa isang party sa Cavite, nangyari ang hindi inaasahan. Aba, bigla na lang, no? Yung mga Amerikano na nakikipag-happy-happy sa kanila, biglang nilapitan si Sakay. O tapos biglang nagtinutukan na sila ng mga, ano, no? Ng mga baril. Dr. Gomez, ano ibig sabihin nito? Huwag kayong magpapaputok. In short, nagoyo si Sakay. Para bang sa korte ka na lang magpaliwanag. Dating salo, sa hukuman, no? Ang sinasabi parati ng abogado ni Sakay, sila Ramon Joke, no? Ang kanilang pwedeng depensa ay sila ay mga freedom fighters at hindi sila mga tulisan. Pero ang sinasabi ng Amerikano, anong freedom fighter ang pinaglalaban ninyo? Eh wala lang ang gera. Di ba? So kung wala lang gera, wala kayong pinaglalaban, tulisan kayo. Napatunayan ng hukumang ito na ang mga nasasakdal na sina Macario Sakay at hinahatulan ng kamatayan. Yeah, September 13, 1907, dito sa Old Bilibid Prison na ngayon ay Manila City Jail, dito pinatay si Macario Sakay. Pero hanggang huli, nanindigan si Sakay at kanyang mga kasama na sila ay hindi mga tulisan, hindi sila bandido, sila ay mga revolusyonaryo. Lahat tayo mamamatay! Tinatanggap ko ang aking kamatayan ng bukal sa aking kalooban. Ngunit gusto ko lang malaman ninyo na hindi kami mga tulisan gaya ng paratang ng mga Amerikano. Kami ay mga kawan ng tanggol sa ating inambayan. Hindi kami mga tulisan kundi mga kawan ng Republika. Mabuhay ang kalayaan.
nakipaglaban para sa iniisip niyang tunay na kalayaan ng Pilipinas. Binansagang bandido, nilinlang, at ang ending, bitay. Hindi lang siya bayani, isa siyang tunay na martir. Pero wala siya sa pera natin, halos hindi tinuturo sa school, at walang araw o pista opisyal sa kalendaryo. Hinusgahan si Sakay sa batas ng mga Amerikano, hindi sa batas ng gobyerno Pilipino. Hindi bandido si Macario Sakay. Siya ang tunay na bayani. Siya ay isa sa mga tunay na mga anak ng bayan na nagmahal ng tunay at buong puso sa inang bayan. I think si Sakay talaga ay dapat itaguri isang bayani. No? Isang bayani na lang patuloy lang ating ano, lang ating labalan sa Amerikano. No? From 1894, nagmiyembro siya ng Katipunan, hanggang 1906 ay lumaban both sa Espanyol at Amerikano. The longest fighting general of the Philippine Revolution and the Philippine-American War. Oh, yun yung matinding distinction ni Macario Sakay. This man na sobrang underrated, may napakalaking impact sa kasaysayan natin. Ha? Na magtataka ka kung bakit wala man lamang isang kalye sa Pilipinas na nakapangalan sa kanya, no? Yun yung isang nakakalungkot dito sa istoryang ito. Mga kapatid, ang kasaysayan natin kay Macario Sakay ay sinulat ng mga Amerikano. Pero hindi kaya oras na para bawiin natin at isulat natin ang sarili na kwento kay Macario Sakay. Mga kapatid, ako po si Lord Rivera at ito po ang History.